Subscribe sa mga hindi pa subscribe, kahugot. Ganun agad. Ano? Anyway, mga kahugot, meron akong gustong ipagawa po sa inyo. Request ko lang, sana ay mag-comment po kayo at sabihin nyo lang kung taga saan kayo at kung nasaan kayo ngayon. Halimbawa, I'm from Difun Quirino and I'm here in Milan, Italy. Ganon. Okay naman, I'm from Santiago City and I'm here in Manila. O kaya ay sabihin nyo lang kung taga saan ka, like just type Tuguegarao dash Saudi Arabia. Parang ganon lang. Gusto ko lang malaman ka, hugot, kung taga saan ka at kung nasaan ka ngayon. Para malaman ko lang kung saan tayo malakas. Yun lang, kahugot, at pwede mo nang gawin ngayon na. Maraming salamat. Anyway, si Abiel, alam kong natatandaan nyo pa, siya yung leading man ng 2011 CLS story ni AP or Angela Pauline. At siya ang may-ari ng kwentong inyong mapapakinggan ngayon dito sa DKB. Sa simula ng kanyang sulat, mga kahugot, ay may mga maririnig kayong spoilers na maaaring mag-suggest sa isipan nyo na alam nyo na agad kung ano ang ending. Pero alam nyo, mga kahugot, ang buhay ay unpredictable. At ang inaakala natin kung minsan ay hindi pala ganun ang mangyayari. So ang mga spoilers na yan ay hindi laging tama. Well, madalas tama pero hindi lagi. At atin nang pakinggan ang kwento ng kahugot nating si Abiel na hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Gusto ko lang munang magpasalamat kay Balong na siyang nagbigay ng cellphone number mo at salamat din dahil pinayagan mo rin akong sumulat sa inyo gamit ang yellow pad paper dahil wala po akong email at hindi ako marunong mag-computer. Ako po si Abiel, 30 years old na ngayon at ako ay ama ng dalawang cute na bata. Lalaki ang aking bunso at babae ang aking panganay na ang pangalan ay Angela Pauline. High school pa lang ako ay tagahanga muna ako noong DJ ka pa sa radyo. Mas nauna akong naging tagapakinig mo kesa kay AP. Ako nga lang po nagsabi sa kanya na makinig din siya sa'yo. Kuya Bono, hindi ako magaling sumulat ng kwento kaya't pasensya ka na lamang kung marami kang aayusin sa kwento ko. Hindi naman kasi ako nakapag-aral ng kolehiyo. High school graduate lang po ako. Mula pa nung bata ako, simple lang talaga ang gusto ko sa buhay. Sanay ako sa hirap at hindi ako sanay sa marangyang buhay. Noon pa lang nagalit siya sa akin dahil akala niya ay kakutsaba ako ng papa niya at inisip din niyang pinag-interesan ko ang perang binibigay ng papa niya na nadedeposito sa bangko. Agad kong natanggap noon na hindi kami bagay. Magtatapos na rin siya noon sa kolehiyo, samantalang ako'y isang hamak na welder pa rin. Nung iwasan niya ako ng panahong galit siya sa papa niya, ay nadamay ako.
paulit-ulit ko siyang tinetext at tinatawagan noon. Hindi upang bumalik siya sa akin, kundi upang ibigay ko lang sa kanya ang ATM na naglalaman ng naipong pera mula sa papa niya. Hindi ko siya kinukulit noon para lang bumalik siya sa akin, dahil ang totoo, natanggap ko na kaagad na hanggang doon na lang kami. Na hindi na kami bagay. Mahirap ako, mayaman siya. Titulado siya, ako hamak na welder lang. Masakit mang tanggapin noon na kailangan na naming maghiwalay kasi mahal na mahal ko siya. Kaya lang kailangan tanggapin. Kasi kahit saan mo tingnan, hindi kami bagay. Alam ko namang hindi dapat maging issue ang katayuan sa buhay sa larangan ng pag-ibig. Marami akong kakilalang mahirap na nakapag-asawa ng mayaman, kaya lang hindi talaga ako komportable sa ganun. Lalaki ako at gusto ko sanang ako ang magbibigay ng magandang buhay sa asawa ko. Ngunit paano ko yun magagawa kung hamak na welder lang ako at si API professional? Noong tanggapin kong wala na kami, umuwi na nga ako dito sa Cagayan noon at nagsaka na lang ako. Pero dumating siya at naglambing siya na hindi pa raw siya tapos sa pag-aaral niya at kailangan pa daw niya ako. Alam ko naman, Kuya Bono, na mahal niya ako noon, kaya niya ako binalikan. Kasi mahigit 1,000,000 ang laman ng ATM niya at graduating na siya noon sa college. Kung tutuusin, hindi niya na ako kailangan sana na magpaaral sa kanya kasi marami na siyang pera. Pero yun nga, naglambing siya sa akin. Kailangan ko daw siya pagtaposin ang pag-aaral. At ginawa niya yun kasi gusto niya akong makasama at mahal niya ako. Kaya bumalik nga ako sa Marikina at nagtrabaho ulit ako at nagbibigay pa rin ako ng pera sa kanya. Hindi na kami magkasama sa boarding house noon kasi sa condo na siya nakatira, pero nagpupunta pa rin siya sa boarding house ko para maglinis ng kwarto ko at maglaba ng damit ko. Yung ganong ayos ni AB, yung simple lang siya. Pinagpapawisan habang naglalaba, hindi maayos ang buhok niya. Yun ang AP na gustong gusto ko. Yung dating AP na simpleng simple. Yun ang Angela Pauline na minahal ko. Yun ang AP na bagay sa akin. Gusto ko siyang pakasalan noon, Kuya Bono, pero may pagdadalawang isip ako. Siya ang nagsabi ng petsa ng kasal namin, June 8, 2012. Pero 2011 pa lang noon, noong magplano kaming magpakasal. Kung bakit nagdadalawang isip ako noon, Kuya Bono, ay dahil wala naman akong pera, wala akong ipon. Magbibigay daw ang papa niya ng 100,000 piso para sa kasal namin. At sa party ko bilang lalaki, nakakahiya yun, di ba? Ako ang lalaki pero ang partido ng babae ang gagastos para sa kasal ko. Kahit sinong lalaki siguro mahihiya sa ganun. Kaya lang tantsado ko na si AP. Hindi niya tatanggapin ang rason na yon para hindi kami makasal. Kaya sa mga plano niya, sumasang-ayon na lang ako. Nung graduation ni AP, napakaganda lalo niya sa makeup niya at sa suot niyang damit. Ako ang napilit niyang umiskort sa kanya nung graduation niya kasi daw ako daw ang nagpaaral sa kanya.
Sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin yung pag-escort sa kanya. Ibinili pa niya ako noon ng Amerikana galing sa pera ng papa niya. Ayaw ko din noon. Ayaw kong magsuot ng Amerikana lalo pat galing sa pera ng papa niya, pero hindi na rin ako nakatanggi. Sang-ayon na lang ako ng sang-ayon kay AP kahit na kulang na lang ay maiyak na ako ng palihim dahil parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Tagasunod na lang ako. Proud na proud siya sa akin nung nakasuot ako ng Amerikana. Hinagkan pa nga niya ako sa harap ng mga kasabayan niyang nag-graduate. Samantalang ako noon ay inip na inip at gusto ko nang umuwi at hubarin ang suot kong Amerikana na liban sa mainit sa katawan ay para pa akong nasasakal. At hindi ako komportable. Nagkaroon din ng blowout party si AP na ginanap sa isang sosyal na lugar at dinaluhan ng mga kaibigan ni AP na mga sosyal din. Ang papa ni AP, ang ilan sa mga kaibigan niya ay naroon din. At nandun din ako Kuya Bono pero napilitan lang ako kasi nga ayaw kong mag-inarte kay AP. Wala akong maisip na idadahilan noon para hindi ako makadalo. Pero alam ng Diyos kung gaano ako nainip at na out of place sa okasyon na yon. Gustong-gusto ko nang umuwi. Wala naman ako nakakausap doon. Nakatingin lang ako sa kanila. At alam ko ang itsura ko noon, mukha akong tanga. Pero para kay AP, nagtiis akong manatili doon hanggang sa natapos ito. Hindi man ako nakapag-aral, Kuya Bono, pero hindi naman ako bobo o tanga. At naisip ko din na baka ako ang may problema. Baka kasalanan ko kung bakit hindi ako nai-enjoy sa mga sosyalang ganon. Baka kasalanan ko kung bakit hindi ko gustong magsuot ng Amerikana. Baka kasalanan ko kung bakit napakasimple kasi ng gusto ko sa buhay. Naisip ko din lahat yon, Kuya Bono, at higit sa lahat baka ako ang masisi kapag hindi kami nagkatuluyan ni AP kasi simple lang ako at siya ay hindi na. Baka kasalanan ko din talaga kung bakit hindi ako nakapag-college at si AP ay may diploma na. Ayokong masisi, Kuya Bono, kaya nagdesisyon akong mag-adjust na lang. Pinilit ko na lang ang sarili kong bumagay sa bagong mundo ni AP. Pinwersa ko na lang ang sarili kong sumang-ayon sa lahat ng plano at gusto niya kahit labag sa kalooban ko kasi ayaw ko siyang mawala sa akin. Gustong gusto ko si AP kapag simple lang siya. Mukhang mahirap gaya ng dati. Yun kasi ang AP na nakasanayan ko. Lalo ko siyang minahal noong mga panahong nahihirapan siya matapos mamatay ang mami niya. Noong namasukan pa nga siya sa grocery store at masungit ang naging amo niya. Napanood ko pa noon kung paano siya pagalitan ng amo niya sa harap ng maraming tao. Noong mga panahong yon ay kaya kong ialay ang buhay ko para sa kanya para lang makaahon siya sa paghihirap na yon. Yung siya noon, yun yung siya na mahal ko. Kaso nag-iba siya. At hindi naman niya kasalanan kung nag-iisa siyang anak ng papa niyang mayaman na. Hindi naman niya kasalanan kung umangat na siya. Kahit nagbago na rin siya sa estilo at pananamit, siya pa rin naman yun. Siya pa rin si AP. Hindi man ako sanay na social na rin siya pero siya pa rin ng AP at dapat ko pa rin piliting gustuhin ang bagong siya. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, sasabay na lang ako sa agos.
baka kako pagdating ng araw, masasanay din ako. Lahat ikakawin kung para sa iyo, paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa iyo. Noong mapasok ng trabaho si AP ay nasa Marikina pa rin ako. Madalang na kami magkita noon, pero sa umaga at gabi ay nagtitext at nagtatawagan naman kami. January 2012 ay umuwi kami dito sa Cagayan kasi sisimulan na naming mag-ayos ng papeles para sa kasal namin. Noon ay kinausap kami ng tatay ko. Nakainom si tatay noon. Magkakaharap kami sa aming maliit na salas na ang mga upuan ay yari sa kawayan. Ang sabi ni tatay, "Abiel, talaga bang magpapakasal na kayo?" Hindi ako nakasagot at si AP ang mabilis na sumagot. "Oo, tay, tuloy na yun. Wala naman po kayong aalalahanin sa gastos eh." Yun nga ang iniisip ko, AP eh. Partido nyo ang gagastos sa kasal. Yun, AP, ay isang malaking sampal sa partido namin. Kung kayo ang gagastos sa kasal, sa tingin mo ba, kaya kong mag-imbita ng mga kamag-anak at kaibigan ko para dumalo sa kasal na kayo ang gumastos? Noon, Kuya Bono, ay bumilib ako sa ama ko. Talagang ama ko nga siya dahil pareho kami ng pananaw. Kaya lang, hindi makaimik si AP at noon ay para siyang napahiya. "AP anak, mahal ka namin at niminsan ay hindi kami tumutol sa relasyon ninyo ni Abiel. Kahit napakabata niyo pa noong maglayas kayo at pumunta kayo ng Maynila. Kaya lang anak, sana maunawaan mo naman ako. Kahit mahirap lang kami ng anak ko, may hiya naman kami. At hindi talaga katanggap-tanggap na ang partido ng babae ang gagastos sa kasal. Anak, nakakahiya yon sa panig namin. Maunawaan mo sana." "Naunawaan ko naman po." Narinig kong sagot ni AP. "Salamat anak kung ganon. At kung maaari sana, baka pwedeng ipagpaliban muna ninyo ang kasal nyo. Mag-iipon lang muna kami, AP. Ako, maghihintay pa ng susunod na anihan at si Abiel ay magtatrabaho muna. Hanggang sa makaipon kami ng sapat para sa kasal na hindi naman nakakahiya sa inyong partido. Pwede ba anak?" Bago sumagot si AP ay nilingon muna niya ako. Tumango ako kaya noon ay, "Sige po tay, pwede naman pong i-postpone muna ang kasal namin." "Salamat anak. At nauunawaan mo ang kalagayan namin." Ani ni tatay na noon ay bahagyang nakangiti. Gusto kong yakapin si tatay noon dahil sa nagawa niyang malaking pabor para sa akin kasi nasabi at naipaliwanag niya kay AP ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin at ipaliwanag kay AP. Inaamin ko rin Kuya Bono na mula noong nagtatrabaho na si AP ay naging maingat na ako sa mga sasabihin ko sa kanya. Ayaw kong magkamali at magmukhang tanga. Ayaw ko ding masaktan siya sa mga aksyon ko. Hanggang sa isang araw noong Pebrero ng 2012 ay tinawagan ako ni AP at sinabi niyang may nag-aalok sa kanya ng trabaho sa Canada.
Gusto mo ba? Tanong ko noon sa kanya. Ikaw, kung gusto mo akong umalis. Ayoko siyempre kasi malalayo ka sa akin. Pero kung para sa ikauunlad mo yan bilang isang profesional, bakit naman kita pipigilan? Okay ka lang ba kung maiiwan ka dito? Oo naman. Uuwi ka naman, di ba? 2 years yun, baby ko. Siguro pagdating ng time na yon, nakaipon na kayo at pwede na tayong magpakasal. Oo naman. Hindi naman siguro aabutin ng 2 taon para makapag-ipon kami. 2 years yung contract eh. Sige. Hindi lang din naman kasal ang dapat pag-ipunan, di ba? Pati siguro sa pagpapasimula ng pagpapatayo ng bahay, pwede na rin pag-ipunan. Okay, sige baby. Iga-grab ko na yung offer sa Canada, ha? Sige. Nagkaroon ng despedida party si AP na ginanap sa roof deck ng condo kung saan siya nakatira. At syempre, hindi rin ako nakatangging dumalo. Pero noon, Kuya Bono, ay bumili ako ng bagong damit at pantalon at inihanda ko ang sarili ko sa mga makakaharap ko. Kailangan hindi na ako maalangan. Makikibagay na ako sa kanila at iyon ay bahagi ng pag-a-adjust ko sa bagong mundo ng mahal ko. Isang malaking mesa lang naman ang inakupa namin noon. 10 kami at ako, nakikitawa na rin ako noon kapag tatawa sila kahit na madalas ay hindi ko naman nauunawaan ang mga pinag-uusapan nila. Pero pinilit ko, Kuya Bono. Pinilit kong unawain ang mga paksa ng usapan nila kasi gusto ko ngang makibagay. Kaya lang hindi pa rin naman umubra kasi sila, iba ang level ng utak nila. Marami silang alam na hindi ko talaga maunawaan. Noong matapos ang party ay hindi na ako pinayagan ni AP na umuwi sa kasera ko. Sina Angela na best friend niya at isa pang babae ay hindi na rin nakauwi at silang 3 ang magkakasama sa kwarto at ako ay natulog sa sofa. Iisa lang kasi ang kwarto ng condo ni AP. Kinabukasan ay nagising ako ng maaga, 4:00. May pasok pa kasi ako sa trabaho pero si AP ay pupunta ng airport ng 11:00 ng umaga. Gusto kong kumatok sa kwarto niya noon pero nag-alangan ako. Hanggang sa nagdesisyon na lang akong umalis na lang pero nag-text ako sa kanya at sinabi kong may pasok pa ako kaya hindi ko na siya maihahatid sa airport. Total, wala din naman siyang sinabi na ihahatid ko siya. At isa pa, hindi ko alam ang papuntang airport at hindi pa ako nakakarating doon kaya hindi ko rin alam syempre ang pauwi. 10:30 ng umaga, nasa trabaho na ako noong magring ang CP ko. Agad kong sinagot kasi si AP ang tumatawag. Baby, pa-boarding na ako. Malungkot niyang sabi. Pasensya ka na kung hindi na kita naihatid. Okay lang. Hinatid ako ni Angela. Okay lang ba dyan? Hindi. Nakakalungkot eh. Kung pwede lang sana umatras, aatras na ako. Huwag mo nang isipin yun. 2 taon lang naman. Kaya mo yan. May mimiss kita, baby ko. May mimiss din kita. Okay, sige na. Boarding na daw kami. Sige, baby. Ingat ka palagi, ha. Mahal kita. Sige. Mahal din kita. Goodbye. It's time for me to go.
I'll call you in the morning so I can let you know. Yung 7,800 pesos na sweldo ko sa isang buwan noon, Kuya Bono, ay hindi ko alam kung paano titipirin para mas malaki sana ang maitatabi ko. Kahit matagal pa naman ang 2 taon ay parang naaaburido ako kung paano makaipon kaagad. Si Mang Karding na 10 taon na sa pabrika ay 10,500 pesos lang ang sweldo kada buwan. Batikan pa siyang welder, veterano. Yung sweldo namin ang matagal nang himutok ni Mang Karding hanggang sa noong may naganap na meeting sa pabrika ay hiniling nilang mga veterano na taasan ang sweldo nila. Pero hindi sila pinagbigyan. Sumama ang loob ni Mang Karding noon at nagpasya siyang mag-resign na lang. At uuwi na lang daw siya sa kanila sa Batangas. Total ay napagtapos na niya ng kolehiyo ang 2 niyang anak. Magre-retire na lang daw siya. Umuwi nga siya, Kuya Bono, sa kanila sa Santo Tomas, Batangas at ako'y naiwan pa rin sa Marikina. Hindi ako pwedeng umalis dahil wala naman akong lilipat ng trabaho. Kanya nga lang, 5 araw pa lang sa Batangas si Mang Karding ay tumawag siya sa akin at ang sabi, "Gusto mo bang magtrabaho din eh, Abiel? May magandang alok ang aking kumparing may-ari din ng welding din eh. Mas mataas ang ibibigay na sweldo at libre pang tirahan mo. At liban doon ay bibigyan ka pa ng 1 bultong bigas kada buwan. Sure po ba yan, Mang Karding?" "Abay, ako ba naman sasablay, Abiel? Ari aking kumpare." "Eh sige po. Eh kung sure naman po pala, di pupunta po ako dyan sa katapusan kapag po nakuha ko yung sweldo ko. Abay, sige, Abiel. Sasabihin ko na sa aking kumpare na ikay paparini, hano?" "Opo, Mang Karding, darating po ako. Basta't ituro nyo lang po sa akin ang daan papunta dyan sa inyo." "Abay, syempre, Abiel. Madali lang matuntun aring aming bayan. Basta't tiyakin mong ikay darating at nang hindi ako mapahiya sa aking kumpare, ano?" "Sige po, Mang Karding." Noong mga panahon yun, Kuya Bono, taong 2012 ay malaki na ang sweldong 300 pesos kada araw para sa kagaya kong hindi tapos ng kolehiyo. Iyon ang sweldo ko sa Marikina pero kay Sir Manuel na kumpare ni Mang Karding sa Santo Tomas, Batangas ay binigyan ako ng 350 kada araw. Libre ang tirahan at may 1 bultong bigas kaagad na naghihintay sa akin sa aking tirahan. Pinagsagaan ko nga lang ang tirahang ibinigay sa akin. Yun ay parang CB lang na nakadikit sa bodegang siya naming gawaan. Isang malaking kwarto lang yon na may maliit na CR at kapirasong lababo. Wala din itong nawasa kasi nasa isang baryo yon na hindi pa naaabot ng nawasa. Pero mayroong poso sa kapitbahay na kapag-anak din naman ni Sir Manuel, kaya't pwede ako makiigib doon ng tubig. At mabait naman sa akin si Mikay na siyang nag-iisang nakatira sa maliit na bahay na yon na aking kapitbahay. Dalaga si Mikay, Kuya Bono, at agad akong humanga sa simple niyang kagandahan nung una ko siyang makita sa bodega. Nagtinda siya noon ng merienda. Nakalagay ito sa isang bilao na suong-suong niya. Mahaba ang buhok niya at morena lang ang kanyang makinis na mangbalat. Kaya lang noon pa lang ay napansin kong parang sobra kong biruin siya ng mga katrabaho ko. Lalo na yung may mga asawa na. Iba ang biro nila kay Mikay at halatang mababa ang tingin nila sa kanya. Kinahaponan noong unang araw ko pa rin sa Batangas at kailangan ko ng tubig ay nag-igib ako sa poso at nadatnan ko siyang naglalaba.
si Mikay. Paldang mahaba lang ang suot niya noon, pero ang bewang o garter ng palda ay nasa lagpas ng dibdib niyang malusog. Ikaw ga ang titira diyan? Tanong niya sa akin sabay turo sa tirahan kong nakadikit lang sa bodega. Oo, sagot ko. Makikigib lang sana ako. Ikaw ay hindi taga-Rinihan, oh. Iba kang umimik eh. Oo. Hindi ako taga rito. Taga Cagayan ako. Cagayan? Saan ga ang Cagayan? Norte. Malayo. Dulo na halos ng Luzon. Gayon ba? E ano ga ang iyong alan? Abiel. Abiel, ako na may Mikay ang aking alan. Hala sige, mag-igib ka lang diyan. Sige Mikay, salamat. Nakadalawang buwan din si Mang Karding sa bodega. Noong magkasakit siya ng high blood ay pinatigil na siya ng panganay niyang anak sa pagtatrabaho. Sinamon at Alex ay mga binatang katrabaho ko. Sila yung mga helper naming mga welder. Kinailangan ko magpalit ng SIM card noon dahil mahina ang globe sa baryong yun. At iyon ang dahilan kung bakit inabot ng 2 linggo noon bago ko nakausap si AP sa cellphone. At iyon ay noong smart na ang gamit ng SIM card. Kaya lang kahit malakas na ang signal noon ay hindi pa rin naman nakakatawag si AP sa akin lagi. Kung ako naman ang tatawag ay sandaling-sandali lang ay mauubos ka agad ang load ko. Hanggang sa nasanay na rin ako na madalang ko na lang nakakausap si AP sa cellphone. Sinamon at Alex ang nakapagkwento sa akin kung anong klaseng babae si Mikay. Ayon sa kanila, babaeng bayaran daw si Mikay. Swerte mo, Utoy. Kapitbahay mo lang si Mikay. Kapag ikay naglibog eh, ilang hakbang lang ay nasa langit ka na. Biro pa sa akin noon ni Alex. Tumawa na lang din ako noon, Kuya Bono, pero nakakausap ko namang madalas si Mikay at parang hindi naman siya ganong klaseng babae. Sa isip ko noon kung pok-pok siya, bakit hindi siya lumalabas ng naka-makeup kapag gabi? Bakit nagtitinda siya ng kakanin at kung ano-anong merienda para magkapera? Kaya lang agad din akong naniwala kina Mon at Alex nung sumapit ang isang gabi na may kumatok sa pinto ng tirahan ko at nung buksan ko, si Mikay ang nakita ko. Nakamaiksing short siya at blouse na walang manggas ang suot at halos litaw ang malulusog niyang dibdib. Napakabango niya noon at halatang bagong ligo kasi basa pa ang buhok niya. At noon, Kuya Bono, bilang isang lalaki ay agad nag-init ang pakiramdam ko. Oh, Mikay, bakit? May kailangan ka? Eh ako sana'y makipaghuntaan lang sa'yo, Abiel. Sabi niyang parang sinadyang papungayan ng mga mata. Mikay, patulog na kasi ako eh. Maaga pa kasi trabaho ko bukas. Ay saglit lang naman, Abiel. Sabi niya. Saka bahagyang tinulak ang pinto pero nakaharang ako sa pinto kaya't hindi ito tuluyang bumukas. Nakaawang lang ito na kasya lang talaga yung ulo ko. Bukas na lang, Mikay. Inaantok na kasi ako eh. Sabi ko pero ang sabi niya, ikaw ba hindi nagagandahan sa akin, Abiel? Maganda ka, Mikay. Sexy ka pa kaya lang. Ako'y papasukin mo, Abiel. Tayo magpapakaligaya laang. Napaglabanan ko ang tuksong hatid ni Mikay nung gabing yon, Kuya Bono. Alam kong napahiya siya sa akin nung gabing yon kasi pinagtabuyan ko siyang umuwi kaya lang makaraan lang ng 3 araw ay nagtangka ulit siya. Nagbobomba ako sa poso noong tawagin niya ang pangalan ko. Nasa loob siya noon ng bahay nila.
Ang sabi niya, pakiabot ko daw ang tuwalya niya na nasa sampayan sa tabi ng poso. Nakita ko nga ang kulay lumang pink na tuwalya pero nag-atubili akong dalhin yun sa kanya kaya lang paulit-ulit siya kaya napilitan ako. Andi niya ako, oy, pumarinig ka. Sabi niya at nakita ko siya sa loob ng banyo niya na ang pinto ay bahagi nakabukas at nakadungaw siya. Kita ko ang halos kalahati ng katawan niya at wala siyang saplot. Dalhin mo din eh, yung tuwalya, sabi pa niya. Sinunod ko siya Kuya Bono pero noong malapit na ako sa kanya ay bigla niyang ibinukas ng todo ang pinto ng banyo at tumambad sa akin ang hubot-hubad niyang katawan. Abiel, ako gay hindi sexy? Tanong pa niya. Saglit ako nakamulagat sa katawan niya. Pero para din ako natauhan kaagad kaya tinalikuran ko siya sabay hakbang palabas ng kusina. Narinig ko pa siya nagsalita at ang sabi niya ay, Hoy Abiel, ikaw gay bakla? Kapag sweldo ko Kuya Bono ay nakakabili ako ng call card at inuubos ko sa pagtawag ko kay AP. Kapag alas 7 na ng umaga nila sa Winnipeg ay alas 8 ng gabi naman dito. Sa ganong oras ko natatawagan si AP habang siya ay naghahanda ng kanyang almusal. Parehang hingi niya sa akin ang paumanhin kasi masyado daw siyang busy at nai-stress daw siya sa trabaho niya. Masyado daw siyang china-challenge ng boss niya. Eh kung nai-stress ka pala dyan, umuwi ka na lang dito. Hindi Abiel, challenge lang to. At ang challenge, hindi dapat sinusukuan. Kaya ko to. At kaya kong patunayan sa kanila na iba ang galing ng Pinoy. Eh baka naman nahihirapan ka na ng masyado dyan. Hindi mo naman kailangan mahirapan dyan kasi andito naman ang papa mo. Aanhin niya ang kayamanan niya kung hindi niya papamana sa'yo. Nag-iisa ka namang anak niya. Ay, hindi Abiel. Dati akala ko nag-iisa ako pero nalaman kong may mga kapatid ako sa ama. Mga bata pa sila. High school pa lang yung panganay. Grade 5 yung bunso. Tatlo sila. Kailan mo nalaman yan? Bago ako nag-flight. Hindi ko rin nakita si Papa bago ako umalis dyan kasi nasa ospital daw si Papa noon. Na-aksidente daw sa motor ang panganay niya. So nagtaka ako noon. Sabi ko anong panganay. Noon na siya umamin sa akin. At saka isa pa Abiel, hindi ko inaasam-asam yung mana from Papa. Kaya kong kumita ng sarili kong pera. Alam mo, kung buhay lang sana si Mami, siguro lahat ng gusto niya na ibibigay ko kasi kumikita na ako ng malaki. Lahat sana ng kailangan niya na ibibigay ko ngayon. Pero wala na siya. At alam mo, Abiel, nababalik lang yung galit ko kay Papa kapag naaalala ko si Mami. Tama na yan. Okay na kayo ng Papa mo eh. Nakapagpatawaran na kayo dati. Huwag mo nang buhayin yung galit mo sa kanya. Hindi ko naman binubuhay eh. Kusang nabubuhay, Abiel. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, 9 na buwan na noon si AP sa Canada. Noon ko napapansin na tuwing kausap ko siya sa phone ay hindi na siya naglalambing. Hindi na niya ako tinatawag ng baby ko. Noong sumapit ang Pasko ng 2013 ay umuwi ako dito sa Cagayan para makapiling ko naman ang pamilya ko sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Isang taon at 8 buwan na noon si AP sa Canada. May programa noon sa barangay namin at nanood kami ni nanay nang makita ko si Arian
ang best friend ni AP nung high school kami. Nagkakwentuhan kami ni Arian hanggang sa mapagkwentuhan namin si AP at ang bulalas noon ni Arian ay ang sosyal ni AP, Abiel, ang swerte mo, may ganun kang girlfriend. Sabi niya. Tapos binuksan niya ang cellphone niyang malaki at maganda tsaka ipinakita sa akin ang Facebook pictures ni AP. Ang daming pictures at karamihan sa mga pictures na yon ay nasa party siya. At ang gaganda ng pormahan ni AP. Magagara ang kanyang mga gamit. Magagara ang kanyang mga damit at mga alahas, iba-iba sa bawat litrato. Ang dating bagsak at diretso niyang buhok, alon-alon na at may kulay. Maganda rin ang kanyang makeup sa bawat litrato at tama si Arian. Sosyal na nga si AP sa Canada. At wala akong ibang nadama noon, Kuya Bono, kundi ang pagkaalangan sa kanya. Ba't parang di ka masaya, Abiel? Narinig kong tanong ni Arian. Hindi ko siya sinagot. Wala ka bang Facebook, Abiel? Tanong ulit ni Arian. Aanin ko naman ang Facebook, Arian. Welder lang ako. Eh para sana nakikita mo lagi si AP. Noon ay dinukot ko ang cellphone kong Nokia 3310 tsaka ko pinakita kay Arian. Pwede bang mag-Facebook dito? Hindi. Bumili ka ng smartphone yung pwede mag-Facebook. Hindi ko kailangan yun, Arian. Baka pang social lang yun. Tila pagsusungit kong sagot kay Arian kasi parang nawala na talaga ako sa timpla matapos kong makita ang mga litrato ni AP. Para siyang artistang pumorma, Kuya Bono, pati ayos ng buhok at mga paraan ng pagpo-post niya sa mga litratong yun, ibang-iba na siya. Kahit kanino siguro tanongin talagang hindi na ako bagay sa kanya. Para na talaga kaming langit at lupa. Isa pang kinakasama ko ng loob, Kuya Bono, akala ko busy si AP sa trabaho niya. Yun ang nai-imagine kong sitwasyon niya doon kasi kapag nagkukwento siya, sinasabi niyang nai-stress siya sa mga challenges ng boss niya sa kanya at kailangan daw niyang patunayan sa boss niya na iba ang kalidad ng Pinoy. Kaya naiisip ko sub-sub siya sa trabaho pero yun pala panayang party niya. 4 na buwan na lang noon, Kuya Bono, ay dapat uuwi na siya kasi matatapos niya na ang 2 taong kontrata niya doon. Pero February 2014 ay sinabi niyang hindi pa siya uuwi. Mayroon daw napipintong promotion para sa kanya. Ang saya-saya pa niya noong ibalita niya sa akin na baka daw ma-promote siya. Pero napakakaswal niyang sinambit ang mga katagang, siya nga pala, Abiel, di pa ako makaka-uwi sa June. Sayang eh, baka matuloy yung promotion ko. Hindi ako nakasagot noong una pero nag-hello siya. E di sige, sayang naman kung di mo maranasan yung promotion mo. Alam kong pinaghirapan mo yun. Kaya nga, Abiel, at saka, gusto ko makita yung mukha ng mga Chinese at Canadian na nang-underestimate sa akin dito kapag na-promote ako. Pagtataasan ko sila ng kilay. Hindi ulit ako nakapag-react sa sinabing yun ni AP. Pero inunawa ko na lang siya. Ganun naman talaga, diba, Kuya Bono, sa malalaking kumpanya. May kompetisyon talaga. At dapat lang na maging proud na lang ako kay AP kapag na-promote siya. Kahit na may takot sa dibdib ko na habang pataas siya ng pataas, ako naman ay naiiwan sa baba.
At ang ikinakatakot ko noon, Kuya Bono, ay baka isang araw hindi ko na siya maabot. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko si Mikay ay porsigidong matikman ako, Kuya Bono. Ilang ulit pa siyang nagtangkang akitin ako. Pero ilang beses ko rin siyang binigo hanggang sa kinausap ko siya ng masinsinan at sinabi ko sa kanya na may babae na akong pakakasalan. Binuksan ko pa ang wallet ko noon, Kuya Bono, at ipinakita ko sa kanya ang litrato ni AP. Maging magkaibigan na lang tayo, Mikay, sabi ko. Ay, edi sige, Abiel, sagot niya. Pero isang umaga ng Linggo ay binulabog ni Mikay ang pagtulog ko. Wala kaming trabaho kapag Linggo, Kuya Bono, kaya tanghali na ako bumabangon. Kinalampag niya ang ditungkod lang na bintana ng tulugan ko. Mikay, bakit ba? Ay, Abiel, di ka sabi mo'y magkaibigan tayo? Oo, bakit ba? Eh, kung gayon eh, sasamahan mo ako. Saan ba? Sa Batangas City. Birthday ng best friend ko doon eh. Gusto kong pumaroon kanya lamang ay wala akong kasama. Samahan mo ako, Biel. Pwede ka? Saglit akong napaisip noon, Kuya Bono, kung sasamahan ko siya o hindi. Oye, Biel, ano ga? Sasamahan mo ga ako o hindi? Oo, sasamahan na kita. Nag-picnic kami sa Tinga Falls sa Batangas City. Doon ginanap ang birthday ni Meryl na best friend ni Mikay. Masayang kasama ang mga kaibigan ni Mikay, Kuya Bono. Sa kanila, hindi ako out of place kasi lahat sila ay simple lang din kagaya ko. Yung dalawang lalaki ay parehong construction worker. Yung isa ay tricycle driver. At yung isa ay pahinante ng truck na nagsusupply ng mga grocery items sa mga grocery stores. Mga ka-level ko lang sila, Kuya Bono, at halos magkakasing edad lang kami, kaya ramdam ko ang saya. Ramdam ko na kasali talaga ako sa grupo at hindi ako naiilang. Nung mag-inuman kami ay napuntirya ako ni Meryl ng isa niyang tanong. Hoya Bien, bakit ga hindi mo gusto aring si Mikay? Eh, kaganda naman eh, kaseksi pa. Alam ni Mikay ang dahilan, Meryl. Sagot ko. May girlfriend siya, best friend, nasa abroad. Sabi ni Mikay noong lingunin siya ni Meryl. Ay, sayang naman pala kung gayon. Taken ka na pala. Ikakasal na kami pag-uwi niya, sabi ko pa. Ay, di congrats. Happy wedding in advance, sabi ni Meryl. Kaya lang napansin kong parang lumungkot bigla si Mikay. Tumayo siya at lumakad papuntang falls. Sinundan ko siya at siya namang pagpatak ng ulan. Tumuloy pa rin ako kasi dati naman na akong basa kasi naligo na ako sa falls kanina. Hindi tumuloy si Mikay sa falls sa halip ay sumalampak siya sa lupa malapit sa falls at nakatingin sa malayo. Tinabihan ko siya. Nababasa kami ng ulan na mahina lang naman ang patak noon. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin. Uy, Mikay, galit ka ba sa akin? Bakit gaayaw mo sa akin, Abiel? Ito ang narinig kong sagot niya. Mikay, sinabi ko naman na sa'yo. Hindi naman kita pipikutin, Abiel.
Gusto ko lang magbuntis at manganak. Para kapag may anak na ako, may kasama na ako sa buhay. Kasi ako ay nag-iisa, Abiel, nakita mo naman. Nag-iisa akong anak ng magulang ko at pareho na silang sumalangit. Ako'y uli lang lubos na. Ibig ko lang, Abiel, na may kasama ako. At kapag ako'y matanda na, may mag-aaruga sa akin. May kay marami namang lalaki dyan. Maganda ka naman, sexy ka pa. Imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Mag-asawa ka para hindi lang anak ang meron ka, kundi asawa. Asawa na makakatuwang mo sa buhay. Walang magsaseryo sa akin, Abiel, dahil mababa ang tingin nila sa akin. Sabi ka nila ako daw ay pokpok. Oo nga, Mikay. Nagtataka akong bakit sinasabi nila yun sa'yo. Malinis naman yung trabaho mong pagtitinda ng merienda. Hindi ka naman lumalabas kapag gabi para magbenta ng laman. Ako, Abiel, ay may nagawa noon. Noong nakaratay pa sa sakit ang aking tatang, ako ay nakipagtalik sa dati naming kapitan at sa isang matandang pulis. Kapalit ay kwarta. Kasi nga ay kailangan sa ospital. Kami ni May walang kamag-anak na tutulong at tangi ako laang ang aasahan ni tatang. Kahit napilitan kong ibenta aring katawan ko. At kumalat yaon at nalaman ng lahat na ako'y nakagawa ng gayon. Pero hindi ko na inulit, Abiel, kasi wala na si tatang. At ako'y nag-iisa na laang. Kaya ko namang buhayin ang sarili ko sa malinis na paraan, ngunit kahit hindi ko na yun ginagawa, gayon pa rin ang tingin nila sa akin. Pokpok pa rin ako sa paningin nila. Noon ay nakadama ako ng awa para kay Mikay. Hindi ko alam kung lumuluha siya noon kasi napapatakan kami ng ulan. Ang alam ko lang noon ay malungkot siya at parang napakasimple lang talaga ng hiling niya sa buhay. Ang mabigyan ko siya ng anak, kaya lang may tanong sa isip ko noon. Mikay, bakit akong gusto mong bubuntis sa'yo? Marami namang ibang lalaki sa atin. Noon, Kuya Bono, ay tumitig siya sa akin. Abiel, aking nakikita na ikay mabuting tao. Masipag ka pa at ikay makisig din. At ako'y aamin na may gusto ako sa'yo, Abiel. At gusto kong magmana sa'yo ang aking magiging anak, sana. Nakatitig ako sa mukha ni Mikay nung sagutin niya ang tanong ko, tapos nagtanong din siya. Gusto mo na, Abiel, na bigyan mo ako ng anak? Huwag kang mag-alala, Abiel, kasi ngay hindi naman kita hahabulin. Garnila ang gusto ko, buntisin mo ako. Ako'y tatahimik at kahit kanino hindi ko pagsasabihin na ikaw ang nakabuntis sa akin. Kung ikay kakasal na sa iyong girlfriend ay wala kang magiging problema. Kasi ako ay tatahimik naman at ako hindi maghahabol sa iyo. Sige, Mikay, pag-uwi natin. Sagot ko at nakita kong umaliwala sa mukha niya. Salamat, Abiel. Salamat sa iyo. Hanggang sa noong naliligo na ako sa banyo ay nagdadalawang isip pa rin ako sa gagawin namin ni Mikay. Nakaupo siya sa kama ko noon. Napakabango at bagong ligo siya. Alam kong pagtataksil kay AP ang gagawin ko kahit pa may magandang dahilan naman si Mikay. Kaya lang hindi rin maalis sa katauhan ko bilang lalaki ang mag-init kahit pa napakalamig ng tubig na pinampaligo ko. Ay nagising pa rin talaga ang aking pagkalalaki dahil tila na-excite din ako sa magaganap sa amin ni Mikay. At yun nga, Kuya Bono, ay naganap
at aminado akong gustong gusto ng aking katawang lupa ang nangyari sa amin ni Mikay na naulit-ulit pa. Mula noon na hindi ko na siya tinatanggihan sa tuwing gabing kakatok siya at bagong paligo. Hanggang sa siya ay magbuntis na nga. Ang tanong ko sa kanya noon ay, kaya mo bang buhayin na magiging anak mo? Abay, oo naman, Abiel. Ako'y may naipon na para diyan. At nung mamatay si tatang ay maraming tumulong. Malaki ang naipong abuloy at yun na yung akin ding tinabi. Sa aking paglalako araw-araw, kumikita din ako kaya't nadadagdagan ang nadadagdagan na aking ipon. Sapat na yun sa aking panganganak, Abiel. Pambayad sa ospital, pambili ng mga gamit ng sanggol at panggatas kahit ako hindi pa makakapaglako. At kapag kaya ko nang maglako, matapos kong manganak ay edi kikita naman ako araw-araw. At siya namang pambibili ko ng gatas ng aking anak. Pag nanganak kami kay, sinong makakasama mo? Aba, yung mga kaibigan ko, si Meryl. Pihadong hindi ako pababayaan noon, Abiel. Siya ang aaruga sa akin kapag ako'y nanganak. Hindi ko maiwasang humanga kay Mikay noon sa kanyang napakapositibong pananaw. Kahit nakaharap ako, itataas niya ang blouse niya at nakangiti siya. Hihimas-himasin ang kanyang tiyan na noon ay umuumbok na nga. Halatang masyado siyang excited sa kanyang pagbubuntis. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ko pa noon. Wala pa akong maisip ngayon, Abiel. Pero iniisip kong kapag ari lalaki, isusunod ko sa pangalan ni Tatang, Gaudencio. At malamang ay gagawin kong Dinis na laang. Hindi ka mainam, Dinis? Dennis? Oo, maganda naman. Eh, paano kung babae? Ay, kapag babae, isusunod ka naman sa pangalan ni Inang o sa aking lula. Kanya nga lang ay, ano bang totoong pangalan ng aking lula? Ang batid ko'y palayaw lang niya ang Lita. Hindi ka, Abiel, ang Lita ay palayaw? Oo, siguro baka Lolita o Isabelita o kaya naman ay Carmelita ang tunay ng pangalan. Aba, hindi ko gamaalala, Abiel. Ako'y paslit lang noong siya'y pumanaw. Ay, hayaan mo na nga. Hindi naman mahalaga ang pangalan, hindi ka, Abiel. Ang mahalaga rin ay aking isisilang at siya ay malusog at matalino at mabait na anak, hindi ka? I'm super happy, Abiel. I just got promoted as junior supervisor at inilipat nila ako sa Ontario. Banaag sa tono ng salita ni AP na siya ay napakasaya nung gabing yon na tawagan ko siya. Umaga yon sa Canada. Congrats, AP, sabi ko. Thank you, Abiel. Ay, medyo may konting nervous nga lang kasi iba na naman ang magiging boss ko doon at sabi nila, strict daw itong masyado at close-minded pa. Palibhasa, hindi siya Canadian. Ano daw siya? Egyptian daw siya? E di, sayawan mo na lang ng walk like an Egyptian. Nagawa kong biroon si AP noon. Tumawa naman siya. Kung marunong lang akong sumayaw, Abiel, gagawin ko yung sinasabi mo. Narinig kong sabi ni AP at gusto ko agad siyang banatan ng... Anong ginagawa mo sa mga party na dinadaluhan mo kung hindi ka pala sumasayaw? Kaya lang, hindi ko yon sinatinig sa kanya. Kaya ko yon? Canadian nga yung boss ko dito eh, na-impress sa akin. Siya pa kayang Egyptian lang? Narinig kong sabi niya. Hindi ako umimik. Hello, Abiel. Nandyan ka pa ba? AP. Uuwi ka pa ba dito? Oo naman, kaya lang hindi ko pa alam kung kailan. 5 anihan na ang dumaan. Sapat na ang ipon ni tatay.
ang lalaki ng mga baboy na alaga ni nanay. At ako mayroon na akong 170,000 sa bangko. Sapat na siguro yan para sa pagpapakasal natin. Abiel, pasensya ka na kung parang nawala sa isip ko yung kasal natin sa dami ng mga challenges sa karir ko dito. Tapos marilipat pa ako ng trabaho. Panibagong challenges ulit yun. AP, ang tanong ko lang, gusto mo pa ba akong pakasalan? Oo, syempre naman, Abiel. Magsabi ka ulit ng petsa, AP. Kung kailan ka uuwi, kung kailan mo gusto makasal tayo. Next year? Anong buwan next year? June 2014 ngayon. Balak kong umuwi dyan ngayong December. Tapos mag-aayos tayo ng papeles. Then, babalik ako dito ng January or February. Then, uuwi ulit ako dyan sa May para sa kasal natin na i-date siguro natin ng June 8 ulit. June 8. Sige, AP. Konting panahon na lang naman din yan. Isang taon na lang. Isang taon before ng kasal, Abiel. Pero uuwi ako dyan this December. And that's like 6 months from now. Naipon na kasi ang unused vacations ko kaya susulitin ko ang bakasyon ko dyan sa December. Sige, AP. Hihintayin na lang kita sa December. Ang pag-ibig ay sadyang abang ganyan. Magtatagpo, magkalayo ang nagmamahalan. Ganyan tayong mga pusong pinaglayo, ngunit nagsumpaan na walang limutan. Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinarasal. At di na magtatagal, ako ay babalik na. So please wait for me. Nachichismis na kami ni Mikay noon, Kuya Bono. Alam kong nagsimula ito mula din lang sa mga kasamahan ko sa bodega. Pero hindi naman nila ako direktang tinatanong kung may relasyon kami ni Mikay. Naging mabait kasi lalo sa akin si Mikay. Mula noong may nangyayari na sa amin ay umakting siyang parang may kami. Pinaglalaban niya ako ng damit ko. Bigla ko nalang makikitang nakasampay ang mga ito sa sampayan sa harap ng tirahan ko. Hindi na rin ako nagluluto kasi lagi nang may pagkain sa aking maliit na mesa bago sumapit ang alas 12 ng tanghali. Mula din noon tuwing sweldo ko ay binibigay ko sa kanya ang perang natitipid ko sa pagkain. Yung allowance ko sana sa pagkain ay sa kanya ko nilang binibigay, tapos dinadagdagan ko ng konti para naman ka ako sa paglalaban niya ng damit ko. Tinatanggap naman niya ang pera ko, Kuya Bono, at ang sabi pa ay, "Aring hindi ko tatanggihan, Abiel. Madaragdag ito sa aking ipon para sa aking panganganak." Lalo pang uminit noon ang chismisan nung tuluyan nang lumaki ang tiyan ni Mikay, pero hindi naman ako kaagad ang pinuntirya. Narinig ko minsan si Kuya Amor. May nasabi siya noong makita niyang dumaan si Mikay na may suong bilao. "Paring Mario, pagmasdan mo yang si Mikay, ay nauuni ang tiyan sa paglalakad o." "Buntis na nga, pare. Ang tanong ay kung sino ang ama." "Ang sabihin mo, pare, ay kung sino-sino ang ama. Maaaring si ex-kapitan o si SPO4. O baka naman aring si Abiel." "Ha, Abiel, ikaw ba'y may ambag sa tiya ni Mikay?" Kapag ganun, Kuya Bono, ay ngingiti na lang ako kunwari pero pinipili kong manahimik. Kaya lang, hindi na rin ako masaya noon sa samahan namin sa trabaho. Si Mang Domeng ang umakting na supervisor namin.
Siya ay kaibigan ni Sir Manuel at masyado siyang mahigpit. Lalo na sa akin kasi alam niyang hindi ako taga doon. Isang minutong late, pagagalitin ako. Pero hindi naman pag sa iba. Hanggang sa sasabihin pa niyang dapat daw ay may kaltas ako dahil libre daw ang tirahan ko. Hanggang sa nagpas siya akong umuwi na lang dito sa Cagayan, Kuya Bono, noong December 5, 2014. Nag-alsabalutan ako noong makuha ko ang sweldo ko para sa buwan ng November. Pero lahat ng iyon ay iniwan ko kay Mikay na manganganak naman ng January. Hindi maitago ni Mikay noon ang pagkabigla nung sabihin kong aalis na ako at uuwi na ako sa amin. Abay, biglaan yata, Abiel. Mikay, ngayong buwan na to darating si AP. Mag-aayos na kami ng papeles namin para sa kasal namin. Ay di sumigi ka, Abiel. Yan namang kasal na yaan ay kay tagal mong hinintay, hindi ga? Narinig kong sabi niya pero nakita kong mabilis niyang pinunas ang umagos na luha sa mata niya. Mag-iingat ka na lang sa iyong biyahe, anay. Anya pang pinilit ngumiti pero muling kumislap ang luha sa mata niya. At ako naman ay parang maluluha na rin noon pero pilit kong pinipigilan. Salamat sa iyo, Abiel. Dini sa kwartang bigay mo at igit sa lahat dini sa aking isisilang na sanggol. Sabi niyang nakangiti pero masagana ang luhang dumaloy mula sa mga mata niya. Umuwi nga ako dito, Kuya Bono, at saktong anihan ulit ni tatay kaya naging abala ako sa pagtulong sa mga gawahing bukid niya. Habang abala din ang isip ko tungkol sa dalawang babaeng nasa puso ko, sina AP at Mikay. Malubha ang awa ko kay Mikay, Kuya Bono, ngunit kailangan kong pakasalan si AP dahil siya ang napangakuan kong pakakasalan ko. Kaya lang nagtaka ako noon kung bakit kalagitnaan na ng December ay hindi pa rin siya tumatawag. Dahil doon ay nagpa-load ako ng 300 at tinawagan ko siya. December 16, 2014 noon. Matagal na nagri-ring hanggang sasagutin niya ito pero nag-alala agad ako dahil malungkot ang boses niya. Okay ka lang ba dyan? Tanong ko. Hindi, Abiel. May malaki akong problema dito. Naguguluhan ako. Umuwi ka na kasi. 16 na oh. Sabi mo uuwi ka ng December, di ba? Nandito na ako sa Cagayan. Hinihintay kita dito. Abiel, baka hindi na ako makakauwi. Umagos ang masaganang luha mula sa mga mata ko habang nagkukwento si AP. Ni-rape daw siya ng boss niyang Egyptian. Umiiyak si AP nung sabihin niyang hindi na siya malinis. Hindi na raw siya karapat dapat para sa akin. Pero sabi ko okay lang. Umuwi ka na dito. Pero ang sabi niya, tinakot daw niya ang Egyptian. Sinabi nitong kakasuhan niya ito pero nagmamakaawa daw sa kanya ang boss niya na Egyptian at sinabi nitong handa siyang panindigan ang ginawa niya kay AP. Pakakasalan daw niya ito. Umuwi ka muna dito para makapag-isip kang mabuti. At kung pipiliin mong pakasalan yung boss mo, edi sige, ganun talaga. Pero kung ako ang pipiliin mo, okay lang din. Tatanggapin pa rin kita ng buong puso, AP. Kaso, Kuya Bono, hindi siya umuwi. Hanggang sa isang araw, December 28 noon, ay tinawagan niya ako at sinabi niyang pakakasalan na lang daw niya ang lalaking nakakuha ng kanyang dangal. Masakit yan para sa akin pero okay lang. Ganun talaga.
Sabi ko na lang siguro hindi talaga kami ang nakatadhana ni AP. Masakit man at nakapanghihinayang ng napakahabang panahon ng aming relasyon, maraming pagsubok sa amin na magkasama naming binuno. At kayo siguro ay humanga at kinilig sa aming kwento ng pag-ibig. Ngunit nauwi lang din ito sa wala. Hindi naging madali sa akin ang mga araw ng pagtanggap na sa iba nakasal si AP. Naisipan ko pa nga isang araw na magpunta sa simbahan at magdasal ng taimtim. Hiniling ko lang sa Diyos na sana patibayin niya ako at gabayan niya si AP at biyayaan niya ito ng masayang buhay sa piling ng kanyang piniling pakasalan. Pero paglabas ko ng simbahan, naghihintay ako ng tricycle na may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko ay nakita ko ang isang napakagandang dalaga. Sosyal na sosyal ang kanyang forma at matamis ang kanyang ngiti sa akin. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Si Jilin, isa pang kaibigan ni AP nung high school kami. Gumanda lalo si Jilin, Kuya Bono, at bagay na bagay din sa kanya ang maging sosyal. Kumusta ka na, Abiel? Sayang, hindi kayo nagkatuluyan ni AP. Okay lang yun, Jilin. Pero siguro, kung gusto mo, sama ka sa akin. Magmeryenda lang tayo para makapagkwentuhan tayo kahit saglit lang. Sige ba, basta libre mo ha. Kasi wala akong pera eh. Sales lady lang kasi ako, Abiel, at day off ko ngayon. Sumama nga si Jilin sa akin, Kuya Bono, sa isang pansitirya kami napunta. May mga kubo-kubo doon at sa isang kubo kami pumwesto. Pagkaupo pa lang namin ay inilabas ni Jilin ang kanyang magandang cellphone, tsaka niya sinabing, "Nakakaingit si AP, Abiel. Ang ganda-ganda ng kasal niya. Yung wedding gown niya napaka-bongga, tapos yung napakasawa niya, sobrang gwapo, parang artista." Pinilit ko na lang umiti noon, Kuya Bono. "Ay, sorry Abiel, sorry. Napakataklesa ko talaga." "Okay lang, Jilin. Nakita mo ako kanina, di ba? Galing ako ng simbahan. Pinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Tanggap ko na hindi siya sa akin napunta. Sorry, Abiel." "May mga pictures ba dyan sa Facebook mo nung kasal ni AP?" "Oo, marami sa Facebook niya. Gusto mo bang makita?" "Oo, pwede ba?" "Sige, o eto, scroll ka na lang." Sabi pa ni Jilin at inabot nga niya sa akin ang cellphone niya at naka-open na noon ang gallery ng pictures ni AP sa Facebook niya. Una kong napansin, iba na ang apelyido ni AP sa pangalan niya. Tapos nag-scroll nga ako at napapangiti ako, Kuya Bono, kasi napakaganda talaga ni AP sa kanyang sobrang gandang damit pangkasal. At tama si Jilin, napakagwapo ng Egyptian na pinakasalan ni AP. Sino ba namang artistang Pinoy ang pwedeng itumbas mo sa kanya? Anong sinabi ng mga Sam Milby, Sanjo Marudo o John Lloyd Cruz? Wala. Pero si Ian Veneracion, medyo malapit.
nasa ganong level. At napapangiti nga ako, Kuya Bono, habang pinagmamasdan ko ang mga larawan ni AP. Masaya siya. Napakaluwang na mga ngiti niya. Hindi lang ngiti ng kanyang labi, kundi ngiti ng kanyang mga mata. Halatang maligayang maligaya siya sa araw ng kanyang kasal. At sabi ko nga, Kuya Bono, kahit wala akong diploma ay hindi naman ako tanga. Hindi ako tanga para maniwalang napilitan lang si AP sa kasal na yon. Hindi ganun ang mukha ng babaeng napilitan lang magpakasal. Wala ni isang litrato niya ang hindi siya nakangiti. Maligaya siya. Masaya siya, Kuya Bono, at masaya na rin ako para sa kanya. Nagpunta ako sa Batangas upang dalawin si Mikay, January 12, 2015 noon. Nakadama ako ng matinding pananabik sa kanya. Nung malapit na ako sa bahay niya ay dahan-dahan akong sumilip sa bintana niya, pero biglang may sumigaw sa pangalan ko. "Oy, Abiel!" Paglingon ko, nakita ko si Meryl na may hawak na walis tingting. "Ay, Mikay! Andiri si Abiel!" Sigaw ni Meryl. "Totoo ga? Sabihin mong pumarini sa loob." Narinig kong pasigaw din sagot ni Mikay. Napangiti ako noon, Kuya Bono, dahil na-miss ko ang kanilang kakaibang pananalita. Mabilis nga akong pumasok sa silid ni Mikay, pero nakasalubong ko siya sa pinto. Agad siyang napangiti noong una, pero kay bilis ng pag-unahan ng mga luha sa mata niya na kay bilis din niyang pinahid. "Halika, Abiel. Pagmasdan mo ang aking anak." Sabi niya na humawak pa sa braso ko, pero sa halip na tingnan ko kaagad ang baby ay hinawakan ko ang kamay ni Mikay na humawak sa braso ko. Hinaggan ko ang kamay niya at siya ay parang nagtataka. "Mikay, gusto mo ba akong pakasalan?" Bumitaw si Mikay sa pagkakahawak ko sa kamay niya dahil dalawang palad niya ang biglang tumakip sa bibig niya. Habang nakadilat ang mga mata niya na nakatitig sa akin, na noon ay bigla ding inagusan ng luha. Hinawakan ko ang mukha niya at pinunas ko ang luha niya. "Magpakasal tayo, Mikay. Tuluyan na natin ang bumuo ng pamilya." Noon, Kuya Bono, ay niyakap ko si Mikay at ramdam ko ang mas mahigpit niyang yakap sa akin habang umiiyak. Pagkatapos noon ay kumalas ako sa kanya at narinig ko siyang nagsalita. "Ano gang nangyari kay AP?" "Siguro, ikaw talaga ang totoong bigay sa akin ng Diyos, Mikay. At mahal kita." "Mahal mo ako, Abiel?" "Oo. Bakit? Hindi mo ba ako mahal?" "Mahal kita. Noon pa." "Kung ganun, sasama ka sa akin sa Cagayan at doon tayo magpapakasal." "Ikaw ang bigay ng may kapal. Sa aking dasal upang sa lahat ng panahon bawat pagkakataon ang ibigin ko'y ikaw ang tanglaw sa aking mundo.
pabiyak nitong puso ko. Wala napaka-cute ng baby namin ni Mikay, babae. Kay sarap ng pakiramdam na pagmasdan ang baby ko, Kuya Bono. Gusto ko siyang kargahin noon, kaya lang natatakot ako. Mahigit 1 week old pa lang siya kasi noon. Anong binigay mong pangalan sa kanya, Mikay? Ay, pinagsama ko yung pangalan ng aking lula at pangalan ng aking inang. So alam mo na ang totoong pangalan ng lola mo. Ay, oo, Abiel. Angelita pala. At si inang naman ay Paula. Kaya aring ating anak ay Angela Paula. Natigilan ako sa sinabing yun ni Mikay. Angela Paula? Bakit hindi na lang Angela Pauline? Ay, oo nga Abiel, ano? Mas maganda ang Angela Pauline. Ah, hindi, hindi. Joke lang yun, Mikay. Bawi ko kasi parang mali na maging pangalan ng anak ko ang pangalan ng ex ko. Ah, hindi Abiel. Maganda ang Angela Pauline. Di ba anak? Angela Pauline ang pangalan mo. Mikay, pangalan yun ng ex ko, si AP. Ang AP ay Angela Pauline. Ay, mano naman. Hindi naman siya masamang babae, hindi ka? At saka, nasa abroad at pihadong matalino siya. Malay mo kayo maging matalino din na rin aking Angela Pauline. Mikay, okay lang ba talaga sa'yo? Abay, oo. Maganda eh. Angela Pauline. Bagay din sa aking anak. Diga, anak? Wala na akong nagawa, Kuya Bono, para baguhin ang isip ni Mikay. Isang bagay yon kay Mikay na gusto ko, yung kapag nagdesisyon, hindi na mababago. Gaya na lang ng desisyon niyang magkaanak kahit wala siyang asawa. Pinanindigan niya talaga. Pero hindi naman ako pumayag na ganun lang ang magiging buhay niya. Kaya't pinakasalan ko siya, Kuya Bono, dito sa Cagayan. Ang magpakailan pa man upang bawat sandali ay upang muli maayos naman ang naging kasal namin kahit na napakasimple lang. Akala ko'y totoo ang kasabihan ng mga Batanggenyo na mawala man ang yaman, wag lang ang yabang. Pinatunayan ni Mikay na hindi yun totoo kasi napakakuripot niya. Hindi magandang wedding gown ang pinili niya kundi murang wedding gown. Naging masagana ang luha ko noong araw ng aming kasal, Kuya Bono, at lubos ako nagpapasalamat dahil ibinigay niya sa akin ang babaeng gusto ko at angkop talaga para sa akin. Sa lahat ng anggulo, si Mikay talaga ang gusto ko. Simple, mabait, masipag, maalaga. Sa ngayon ay dalawa na ang aming anak. Lalaki ang sumunod at ako naman ang nagbigay ng pangalan. Pero hindi ko na lang babanggitin ang pangalan ng aking junior dahil siya ay sumikat noong 2019 dahil nanalo ito sa contest sa pakyutan ng baby na inisponsoran ng video at photography business owner. Ayon kay Meryl na dito na rin nakapag-asawa ay sikat ang aking junior sa Facebook noon. Ako na may walang Facebook, ganun din si Mikay. Hanggang ngayon nga, Kuya Bono, ay dipindot pa rin ang gamit kong cellphone at dito na lamang ako sa yellow pad nagsusulat ng aking kwento. Mayroon na rin ako sariling welding shop ngayon pero humina ang kitaan mula noong magsimulang pandemya. Salamat na lang at nabigyan naman ako ng bukid ni tatay na siya kong pinagkakaabalahan ngayon kapag walang trabaho sa welding shop. Si AP hindi na maabot. Sila ng asawa niya ay may sarili ng kumpanya sa Cairo, Egypt
ayon sa kwento ni Nadjeline at Arian. Mayroon na rin daw siyang dalawang anak. Gusto pa akong pakitaan noon ni Jeline ng mga litrato ni AP sa Facebook, pero sabi ko, hindi na kailangan. Dalawang babae na lang kako ang hinahangaan ng mata ko ngayon, at iyon ay ang aking simpleng-simpleng misis na si Mikay at ang aking napakagandang panganay na si Angela Pauline. Siyempre, kahit kailanman ay hindi mabubura ang mga alaala ni AP sa aking puso at isipan. Isa siyang dakilang babae. At hindi kasalanan Kuya Bono ang umasenso. Hindi niya kasalanan kung bakit umangat siya sa buhay, kung bakit nag-iba na siya, pati ang gusto niya. Igagalang ko yon. At ako naman, ay nakuha ko naman ang gusto ko. Ibinigay naman sa akin ng Diyos ang gusto ko. At okay lang yon. Masaya ako at alam ko at hangad ko na masaya rin si AP. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko, at sana ay mapagtiyagaan mong maiayos ang mga mali-mali sa aking pagsusulat. Gumagalang at nagpapasalamat, Abiel. Ngayon at kailanman, sampa ko'y iibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman, sa hirap o ginhawa pa, asahan may kasama ka. Sinta saan mo tuwi na, ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo. Sa atin mo ng mga shoutout, unang dalawang magigilas na mabilis na nag-comment sa kwento ng kahugot nating si Tiara, Aisina, Clarizel Robliado, at Maria Lourdes Acla. Shout out also to Buena and Juan ang family of Masikal Bagao, that's where I'm from, Team Lakay TV. Gemma Calarion, Rufa Rufa, Joel Castillo of Isabela, Teljoy Bautista of Quezon City. Shout out also to JP Abad of Santa Rosa, Iguig. Shout out to Leslie Tuliao and Grace, Renz Labrador, JR Darawai, Joel Bert Gusimat from Lagawi, Ifugao, May Ann Diaz, Mabel Granil. Shout out also to Dominic Villardo from Santiago City, Isabela, Jimboy Tangoy from Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Shout out also to Jesus Viernes, Lisa Mayan Liganhon, and Crystal Joy Gungob from Delphin Albano, Isabela, Shirel Samantel, Janice Talay Navarro from Rizal, Cagayan. Shout out also to Hussein Lagwa, Digna Apay of Cagayan, and to Jessamay Dayag from Cagayan Valley. Sa mga gusto magpa-shout out, kumoment lang po kayo sa ilalim ng bawat story, hindi po kung saan-saan. Hindi rin po sa plug sa DKB ang pagpapa-shout out, kundi sa ilalim po ng story. Kasi dito po tayo tumitingin ng mga isa shoutout natin. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Shoutout po sa inyong lahat. Anyway sa iyo, Abiel, sa 2011 CLS story pa lang ni API, kahanga-hanga ka na. Hinangaan na kita noon pa. You earned my respect sa lahat ng pagmamahal at sakripisyong iginawad mo kay AP. Noon pa lang ay talagang saludo na kami sa iyo. At kung tutuusin ay ikaw ang bida sa kwento ni AP noong 2011. At saludo ulit ako sa iyo sapagkat naunawaan mo yung naging kalagayan ni AP sa Canada, ang kanyang naging karanasan at ang kanyang sitwasyon ngayon sa buhay.
At kahit na napakarami mong sakripisyo sa kanya ay wala kang nabanggit na panunumbat sa mga yon. At ang nakakabilib talaga sa iyo ay tinanggap mo. Inunawa mo yung kanyang kalagayan na siya ay umangat na iba na ang direksyon ng kanyang buhay. That is the reason why hanggang ngayon ay respetado ka sa amin, Abiel. At dahil sa kadakilaan mo ay hindi naman naging maramot ang Diyos sa iyo sapagkat ibinigay naman niya ang hiling ng puso mo. At iyan ay si Mikay. At sana ay panatilihin mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal kay Mikay. Na sa tingin ko ay matagal ding nagdasal sa ating Panginoon na bigyan siya ng isang lalaking kagaya mo. At iyon ay natupad din. And it shows that you are meant for each other. Yung judgment mo tungkol sa mga pictures ni AP nung wedding niya ay hindi yan basihan na niloko ka niya, sa tingin ko lang. Kasi kung minsan dumarating ang tao sa buhay natin na mamahalin natin, hindi man maganda ang paraan ng pagkakakilala natin, ngunit sa pagdaan ng mga araw ay matututunan natin itong mahalin. If you remember the story of Tina, hindi ba't siya ay pinagsamantalahan lang din ng kanyang lalaking minamahal hanggang sa ngayon, hindi ba? So maaaring ganun din ano ang nangyari kay AP. Siguro nung una ay hindi niya gusto ang kanyang boss na Egyptian, pero nung magtagal ay natutunan niya itong mahalin, and that is the reason maybe kung bakit naging masaya na ang kanyang mukha sa lahat ng larawan noong kasal niya. Hindi kaya ganun. Anyway, sana ay wala kang sama ng loob kay AP Abiel. And sa tingin ko, wala nga. Kasi ikaw ay maunawaing tao. Na kahit wala kang diploma ka mo ay malawak ang iyong pangunawa. At dahil dyan ay saludong-saludo kami sa'yo. Again, maraming salamat for sharing your story dito sa DKB. Oo, talagang nahirapan kami sa pag-i-edit ng kwento mo, pagtatama ng iyong mga kamalian sa pagsusulat. Pero okay lang yun kasi worth reading naman ang iyong story. Pero mga kahugot, hindi namin sinasuggest na gumamit din kayo ng papel at ballpen sa pagsusulat ng inyong kwento na ipapadala dito sa DKB. Sana po sa email po kayo mag-send upang sa ganun ay madali lamang po ang pag-i-edit ng inyong mga kwento. So again, maraming salamat sa iyo, Abiel, at sa inyong lahat, mga kahugot, na muling nagantabay at naglaan ng oras para sa ating programa. Maraming salamat. Muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love 2, kahugot mo sa bawat kwento. Stay safe, everyone, and stay healthy, and God bless us all. Subscribe.